Hi guys. So, kakatapos ko lang maligo. Gusto kong nag-check-in kami dito around 11:20 up to 11:30 a.m. And yung oras ngayon is 1:15 p.m. Wala pa rin kuryente until now. So, kanina pagka-check-in namin, kasi nga mainit. Mahangin kasi bukid yung bandang dulo. Pumunta kami dun. May Blair, lumabas kami dun. Nung paupo pa lang ako dun sa phone, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung tsura. Sana makita niyo maayos. Ano, paupo pa lang ako dun. Si Blair, nakita ko sa peripheral vision ko, sa gilid ko. Bigla siyang nilaglag. Guys, 5'2 yung height ko. Nung tinalon ko yung butas na yun, guys, hanggang dito ko. Imagine ninyo kung gaano kalalim yung binagsakan ni Blair. Imagine ninyo yun, guys. Tapos bukod pa yung ginulungan niya palalim. Siguro mga 2 feet yun. Tumalon talaga ako agad para lang makuha ko siya agad. Alam mo yung gusto ko maglipas ay bakit nangyari yun. Gusto ko magwala. Pero ano, hindi eh. Pinigil ko kasi hindi kasi pwede. Nasabayan ko yung ano ng anak ko. Kasi hindi niya pa naiintindihan yun. Iyak na naman ako, naalala ko naman yung itsura niya kanina. So, ayun, papakita ko din sa inyo yung mga pictures niya. Kung ano nangyari sa kanya. Pinicturan ko lang kasi para, ano, if ever na bukas kasi pupunta ko, ay pag-uwi namin na pagbalik namin ng Bulacan, papacheck up ko siya sa pidya niya. Active naman siya. Marot pa din, ganun pa din naman siya, bibo. Kaya, ino-observe ko lang siya. Malamang ganun din sasabihin sa akin ng doctor, observe. Tapos, ang sabi pa ng mga bantay dito, yung mga room attendant, hindi ko alam yung tawag nila dito, service crew, whatever. Ano, swerte daw siya kasi yung irrigation na tinatawag nila, hindi ko alam kung ano yung patubig, parang ganun, is walang laman. Kasi usually daw, malakas daw yung agos nun. Buti daw ngayon, tuyo, lingkad. Wala naman ibang nangyari. Na okay naman, dumidede siya ngayon. Siguro mga 1 hour na rin nakalipas nung nangyari. 1 hour to 2 hours kanya. Pag naalala ko talaga, naiiyak pa rin ako eh. Kasi hindi ko ma-imagine yung ang liit ni Blair, tapos bumagsak siya ng ganun kalalim, di ba? Parang inaano mo pa yung sarili mo, nakasalanan mo. No, mommy's not crying. Love you, no. Alam mo nung pagkabagsak niya dun, siya pa yung yumakap sa akin, tapos tinapit-tapit niya pa dito sa likod ko. Kasi alam niya din, nagkalala ako sa kanya. As in talaga, niyakap niya ako maigpit, tapos tinapit-tapit niya ako habang yakap niya ako. Pero pinigil ko pa rin yung iyak kanina. Kita niyo ba yan? Ayun, sobrang alka mo. So, ayan ang oras na. Kikita niyo, wala pa rin kuryente. May emergency light pa rin nakabukas. Ayan, ito yung room namin. Ayan yung pinutahan namin. Ayan, paupo pa lang ako doon sa upuan na yun. Nung nakita ko si Blair, napalaglag siya. Tiyan. Lalim yan. Oh!
Lalagyan natin yung ice mo. Ayan o, dali. And dito mo sa braso, pulang-pula. Uli ka dito. Dali. San ka nalaglag? Daan. Sobrang taas niya. Hanggang dibdib ko yung... Bukod pa yung gumulong siya. Ayan, hyper na naman. Ang batang mataba. So ayun nga guys, kanina 'di ba nalaglag si Blair. So nanghihingi ako ng first aid. Hindi ko alam yung lalaki ako kasi dito guys. Bag naaalala ko parang naiinis ako na natatawa na hindi ko maintindihan yung pero mas nangingibabaw yung basta may pa-explain. Ayun nga, nanghihingi ako ng first aid. Parang dead ma sila. Tapos alam yung ginawa nila. Kumuha sila ng isang plangga ng tubig. Akala ko, kaya sila kumuha ng isang plangga ng tubig, huhugasan yung mga sugat ng anak ko, ni Blair. Hindi, kasi alam ang ginawa nila. Binuhusan nila yung pinaglaglagan ni Blair. Hindi ko alam kung bakit ganun. May paniniwala ba ang mga Ilocano na ganun? Kasi hindi ko alam eh. Tapos, after wala na, as in wala silang ginawa, nagtanong ako kung may betadine, hindi sila sumasagot. Alam mo yung kinakausap mo pero walang sumasagot. Tapos, ayun, buti yung isang tomboy. Kasi nga, yung dito ni Blair, parang may pasa. Ayan. Sabi namin, pahingi na lang ng yelo. Kasi yayelohan na lang namin nga yung face niya, yung braso niya. Kasi nga, sobrang mga pula. Baka mamaya magpasa. Ayun, yelohan naman namin. Tapos, ayun nga, buti ka mo. Hindi na siya nagpasa nung after may ulan. Pero yung dito niya na maliit-maliit. Na, ano, yun talaga. Yun yung nagmark sa kanya. Siguro kasi imagine niyo talaga yung binagsakan niya tapos dumaos-dos pa siya pababa kasi paslant yun pag ano no. As in pag ganun yung ano niya. So ayun. Buti na lang okay naman na si Blair. Tapos sinasabi ang nakausap ko kasi yung parang manager nila ngayon dito. Pumasok siya dito sa kwarto. Tapos sabi niya, parang pinapalabas niya pa na pabaya ako. Tapos sabi ko sa kanya, wala kasi kayong warning sign. Parang, di ba, syempre, kung sa establishment nga sa mga restaurant, pag may nadulas, may naglampaso dyan na crew, tapos may nadulas dyan na tao, nang walang warning sign. Di ba, ang crew yung mananagot dun. Wala silang warning sign. Ang day na dahilan nila, tinatambakan lang daw nila ng gamit. Kung makikita niyo sa video, may mga tubo-tubo. Tinatambakan daw kasi nila ng gamit yun. Kaya hindi nila sinasarahan. Tapos tataniman daw ng bamboo kemerut yun. Tas kahit na, diba? Sabi ko, wala silang warning sign. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na kasalanan nga namin. Kasi hindi din ako aware. Kasi nga, diba, brown out. Siyempre, magpapahangin ka. Tapos sasabihin niya sa akin, hindi talaga namin inaalaw yung bata dun. Paano hindi inaalaw yung bata dun? Diba? Parang ang lame nung excuse niya. Parang kumbaga magdahilan lang. Sinabi nga daw niya sa boss niya. Tapos parang wala naman. Di sana, di ba? Dapat pina-chinikman lang yung sugat. Yung kanina. O kaya, inalkohol. Ganyan. Wala eh. Wala talaga. Kahit anong in-offer nila, wala. Bukod dun sa yellow na hiningi namin dun sa lesbian na ano. Mabait naman siya. Approachable naman sila, kaso nga lang yung kaninang incident, hindi nila alam kung paano i-handle. Siguro first time lang din nangyari. So, grabe yung kaba ko nun. Alam ko mahirap din talaga eh. Hindi ko naman sila sinisisi kasi ano, wala namang may gustong mangyari nun. Pero sana, pag may ganung insidente, maging handa na din sila. Maglagay sila ng warning sign doon na butas yun, ganito, ganyan, diba? Na walang harang yun. Ayun lang guys. Sobrang dismayado lang talaga. Pero, okay na ako kasi okay na si Blair. Basta okay na si Blair, okay na ako. No, anak. Maharot pa rin, maharot na rin siya. So, masaya na kami. Masaya na ako dun. Na makita na ganyan siya. Hyper na siya ngayon. Ayun lang, guys. Lesson na din to. Water. Feeling ko na trauma na siya. O, dyan ka na ng water. Be careful.
So, ayun lang guys. Bye-bye. Sad pa din ako pag naalala ko. Ulit-ulit ako, diba? Kasi pag naalala ko talaga, ayun, ulit-ulit ka na naman. Ayun lang guys. Bye-bye na. Bye. Ang haggard ko na.